Kita-kita sa magasin, ilaw ang iyong sabot ay upuwi sa sikip na sa may bakla. Tama ng pagpapanggap, hindi po ako magaling mag-gitara, nagpa-practice pa lang. Nagpunta ako nina sa dental clinic para magpalinis ng ngipin. Malinis ng ngipin ko, wala ng mga tartar. Nagreklamo pa yung dentista kanina kasi ang dami ko daw tartar sa isip ko naman. Kaya nga ako nagpa-cleaning para patanggal sa yun, di ba? At nag-inquire din ako paano ba dapat gawin dito sa gap sa ngipin ko. Ayan. Hindi po ako pinanganak na mayroong gap sa ngipin. May nangyari lang. Ikukwento ko sa inyo mamaya kung anong nangyari sa ngipin ko. Pero bago lahat, I want to give a shoutout first to Truly Craved. Thank you for sponsoring this video and thank you for sending me these. Binigyan nila kami ng humanoid keychain. At eto siya. Tada! So nilagay ko siya sa car key ko. By the way, ito lang in-order ko sa kanila, pero binigyan din nila ako ng add-on. So, pinadala ko sila ng full body photo ko at kinopya nila. Sa totoo lang, na-amaze ako kasi ang ganda nung binigyan nila sa akin, hindi ko ina-expect na magiging ganito yung itsura niya. Ito naman yung kay Mariko, hindi niya pa nakikita to, kaya mamaya masusurpresa siya. For sure, ito naman yung kanya. Yeah. Visit nyo yung website nila sa trulycrave.com. Marami sila doon mga ino-offer ng mga products na pwede mong ipa-customize para ibigay sa yung loved ones. Katulad nito, meron silang keychain, meron silang mga necklace. Napakadali lang gamitin at intindihin ng website nila. At kung meron kang question, napaka-excellent ng customer service nila. Wala akong naging problema at all. At nag-ship din sila worldwide. Kaya visit nyo trulycrave.com. Ilalagay ko yung description sa link para madali nyo puntahan. And huwag nyo kalimutan yung promo code na Kid Promo 10 para makakuha ka ng 10% discount. Kaya ibibigay ko na to kayo kay Mariko. Kakarating lang nila, kakauwi lang nila galing school. Tingnan natin kung ano yung magiging reaction niya. I have something for you. Just open it. It looks like you, ne? From our photo shoot. Did you like it? Yeah, I like it. I also have one over there. Okay, let's go. Okay. Sophie, sorry, you have to stay home. Sophie, bye bye. Yung cake car namin doon, at saka tong sirena ng biyanang kong babae, wala silang handbrake. Pero meron sila dong foot brake. Foot brake yung tawag sa brake para sa parking. Hindi kasi kami nagkaintindihan ng tatay ko kagabi kasi sabi niya lahat daw ng sasakyan merong handbrake. Pero sabi ko, yung K-car na ginagamit namin dito, yung sasakyan ng biyanang ko at saka yung lumang kotse ng biyanang kong lalaki, wala ka kong handbrake, puro foot brake. So gas, brake, saka foot brake. Foot brake yung tawag nila sa brake para sa pagpapark. Hindi makapaniwala yung tatay ko kaya pinicturean ko yung K-car, nakita niya nga walang handbrake. So kanina galing ako sa dental clinic para magpalinis ng ngipin at ito yung nangyari kanina. Tapos na po papaklining ko. Usually nagpapaklining ako every 6 months para hindi masyadong magka-problema yung mga ngipin ko. Ito yung price na binayad namin sa pagpapaklining ko ngayon. Pero hindi ko pa pinayos itong gap dito sa ngipin ko kasi sa tingin ko hindi the best yung binigay nila sa amin na idea yung gusto nilang gawin. Kaya explain ko sa inyo mamaya kung anong plano namin sa susunod. Plano ko rin kasing ipayos yung gap dito sa ngipin ko.
Pero hindi ko naman talaga planong gawin yung ngayon. Gusto lang namin na malaman yung mga options na pwede namin gawin. Pero unfortunately, hindi ko pwedeng gawin yun sa dental clinic na pinuntahan ko, sa specialist na dapat. Ang pinaka main concern ko kasi ay mapigilan yung pag-move ng ngipin ko. Kasi kahit na i-fix nila to dito, kung mag-move pa din yung ngipin ko, eh then problema pa rin, diba? Kasi gusto nung dentista doon, alagyan lang ng feeling dito. Pero ayoko nung ganun kasi hindi ko sure. Pero sa tingin ko, magmumukhang malaki yung ngipin ko, diba? So magmumukha akong rabbit. Mas gugustuhin ko ng ganito na lang ngipin ko kasi naman magmukha akong rabbit. Sa kaya pupunta muna kami sa mall. Sa mall na pinuntahan namin ni Sue last week. Kasi gusto kong bilan ng something yung kakilala ko kasi birthday niya kahapon. So bibigyan ko siya ng regalo bukas. Hana, look at me. I'm defective cola. Ito ang bibiling ko para doon sa friend ko. Bibigay ko sa kanya ito bukas. Suot niya na talaga yung salamin niya. So bumili siya ng salamin na pwede niyang gamitin sa pagtatrabaho. Meron siyang ginagamit na contact lens pero hindi sapat yung contact lens niya. Hindi ko alam bakit kailangan niya pa mag-contact lens. Ba't di na lang siya gumamit ng eyeglasses na lang talaga. Pero itong gusto niya at malaki daw yung difference, sabi niya. Yeah, yan ang problema ni Mariko, yung mata niya. Ako naman, yung ngipin ko naman. Ngayon, pauwi na kami. Kakain na ako ng dinner. And then, papasok ko sa Nihongo class ko mamaya. Tadaima! Itong dinner ko ngayon, katsu kare. Sobrang sarap nito. Isa to sa mga pinakapaborito kong Japanese food. Marami pala sa mga Japanese malabo yung mata. Meron silang problema sa mata. Kaya siguro ako nagustuhan ng asawa ko kasi malabo yung mata niya. So papasok na ako ngayon sa school pero naghihintay pa ako ng konting oras. Kaya balik tayo sa usapang ngipin. Nangyari, 2 years ago, pumunta ako dito sa Hamamatsu para sunduin si Mariko tsaka si Hana. Para kasi marami silang daladalahin pabalik doon sa Toronto. Kaya sinundo ko sila. Pero nung sa 2 weeks kong pag-stay dito, sumakit yung wisdom tooth ko sa taas. Kaya naman pinabunot ko dito. Ang mahal nung binayaran ko, mga 5 lapad alam ko. Hindi ako ready doon, hindi ko in-expect yon. Pero yun nga, simula nung binunot yung wisdom tooth ko na yon, unti-unting nag-move yung ngipin ko. Kaya ngayon mas malaki na yung gap na makikita nyo dito. Dati mas maliit pa yun eh. Maliit lang kaya halos hindi ko pinapansin noon. Pero ngayon naalibadbaran na ako mismo kasi lagi ko nakikita yung mukha ko sa video. Kaya gusto kong gawa ng paraan to. Paalis ako ngayon. Hindi ako nagda-drive papunta doon sa school kasi walang parking. Kaya nagtitake lang ako ng train at papasok na ako. By the way, yung mga Japanese kapag alis sila ng bahay, sasabihin nyo sila, itekimasu. So ako dahil lagi ko nakakalimutan yung mask ko noon. Ginawa ko yung itekimasu na itekimasu. So simula nung ginawa ko yun, hindi ko na nakakalimutan magdala ng mask. Kaya itekimasu. She loves her new eyeglasses. Dito na kami. Hi. Arigato. Bye. Bye-bye. Take care. So baby girl, hey girl, she gotta do it with a purpose. And Madonna by the mirror, man, I heard that she a virgin. Sheesh. And I've been in the gym all week. You know every buzz, that's how I'ma drop the gyms y'all need. Sure. I've been working on his body for the beach all winter. Yoga and Pilates, watch me keep my figure. Snap back like Beyonce, kill the beats like Jigger. Shit, a vision, but not everybody see my picture. Wow. Like the circle got smaller, but the dream got bigger. All those things that you said you didn't mean. So, dito na ako sa inaatinan kong class. Ito yung ginagamit naming textbook.
dito naman ako nagsusulat, binigay sa ato ng biyanang ko. So, pang fifth week ko na to, so far marami akong natututunan dito. Plus pa yung mga pinag-aaralan ko sa bahay, tsaka yung mga pinag-uusapan namin ng asawa ko at ng biyanang ko, napakalaking tulong nun sa akin. Mag-start na yung class namin, kaya sa susunod na lang. Making the flows, one verse of murder, half of your bros. 16 bars, only need half of that for these. Oh. Filter the real sh. Cause half the rappers you know, man, you gon' need exorcisms. I'm attacking they soul. Whoa. Turn the studio into the conjuring. Vocal cords will hit you with hallways like a tsunami hit. Play the game, you say my name, you roll the dice and watch the jungle come alive. Soon as you make a move on some Jumanji shit. Damn. Everybody ain't built. If I blow up, it's Hiroshima. Everybody get killed, man. I'm detonating the Cold War. I'm making sure everybody get chills. Made for this since birth. Yes. Know my worth.